Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin na ngayon na natin to bago natin talakayin yung si Leo Francis Leo Marcos. Etong mga artista na sumasawsaw, yung mga artista na nabiyayaan ng kagandahan pero dahil parehas ang Diyos, yung iba kagandahan ang binigay, yung iba naman ay katalinuhan. Yung iba may kagandahan na, may katalinuhan pa. Ito pong mga artista na sinasabi natin, ito po yung mga sa kagandahan side lang po nabiyayaan, no? Pero yung kanilang medyo sa pagitan ng dalawang tenga ay parang konti. At ayon nga sa atin dyan, anong tawag doon? Sa mga sugarol. Ang liit na nga na, kumbaga, ang baba na nga ng baraha mo, tinodo mo pa lahat, no? Napaghalata tuloy. No? Sa mga artista natin, gayahin nyo po, may, alam nyo, dami ko pong topic na galing sa mga viewers natin. Nagme-message po sila. I-follow nyo po ako sa Badong Aratilis Solid DDS. Tapos mag-message po kayo doon. Doon po ako kumukuha ng ibang topic. Sabi nung isa nating, yun lang hindi ko na isulat, no? Na taga-Korea, viewers natin, Pinay na taga-Korea. Yung mga artista daw sa Korea ngayon, sikat na sikat yan dahil mga Korean, K-pop. Yung mga Korean artista, hindi po sila tumutuligsa sa kanilang gobyerno ngayon. Nagbibigay po sila ng milyon. Sana all, no? Sana pati yung mga artista natin dito, yung mga kimchu-kimchu na yan, sino pa ba mga artista yan, magbigay kayo ng milyon. Gayahin niyo yung mga K-pop. Nagbibigay sila ng milyon para sa gobyerno nila para makatulong. Wala po kayong itutulong, eh. Okay? Okay, punta na tayo. Alam nyo, kaninang madaling araw, magsisir lang ako, nagbukas lang ako konti, may nagpasa sa akin ng message. Mangyak-ngyak tong Leo Francis, Francis Leo Marcos, na nakita natin yan lahat, sumikat yan, yung naghamon ng, hinahamon niya lahat ng mayayaman, nakatulad niya. Akala ko nga nun, joke-joke lang, you know, diba? Nagjo-joke lang. Hinahamon niya yung mga mayayaman na tumulong, no? Siya namimigay ng bigas, kayo din, diba? Ganon, tapos pinuputputan niya yung mga kapitbahay niya kung saan man subdivision. Parang ilan lang naman na napanood ko kasi sobrang busy na tayo sa kaaral sa vlogs, hindi na natin maano yan, no? Tapos di kanina may nagpasa sa akin, okay to ha, tapos mangyak-ngyak siya, tutulong siya kay Orme, yung panawagan ni Orme na magtulungan lang sa mga senador. Dapat mga senador yung nagpapakita niyan, eh, no? Na tumutulong talaga sila ngayong panahon na to. Ang tumugon ito, no? Naiiyak din siya. Tapos, yun nga, nagbigay siya ng ano, magbibigay daw siya ng isang truck na bigas. So, sa akin naman, wala namang kabog-abog. Inano ko naman, no? Sabi ko, bakit nga binabanatan tong si Francis Leo ng mga vloggers, yung iba pa nga, mga pro-Duterte vloggers pa, no? Tapos may nagpasa sa akin ng link, sir, hindi nyo kasi kilala yan, eh. Ito, kilalanin nyo. Merong isang parang financial coach yata yun. Talagang inusisa niya lahat yung tungkol sa tao na to, no? Kay Leo Francis, na hindi raw yung Marcos, na hindi raw... Alam nyo, wala akong nakita, eh. Pinagtiyagaan ko, ang haba nung ano, eh. Ang haba nung sinabi nitong tao na to, na talagang nag-effort siya para imbestigahan ko siya. At ang pinapakita niya, may mga contact siya sa mga mayayaman. Yun na nga, eh, di ba? O eh, alam niyo pala, yun na nga, eh, di ba? Parang, ikaw pala, coach, kung sino man yun, nakalimutan ko na yung pangalan ng coach. Basta coach, alam ko, financial coach yun. Coach, marami ka palang kilalang mayaman, eh. Di gayahin niyo na lang si Francis Leo, no? Huwag nang sisiraan niyo pa siya sa panahon ngayon na siya lang nag-inspire sa mga tao. Ang point ko lang, oligarchs nga na binabanatan natin ng araw-araw noon. Di ba? Sabi ng Pangulong Duterte, tigil muna lahat. Magtulungan tayo. Tumulong sila. Di ba?
tumulong tong mga oligarchs na to. Kaaway natin yan. Ang ninakaw niyan sa atin, bilyon-bilyon. Pero tigil muna. Kailangan natin tulong ni Pangilinan. Kailangan natin tulong ng mga Ayala. Tigil muna, crisis ngayon eh. Diba? May panahon po dyan sa mga kasama, mga viewers. May panahon po ng pamumulitika at may panahon po ng titigil para magtulungan. Hindi naman natin siya nakilala na may binabanatan siyang tao. Sino ba yung binanatan niya na sa panahon na sumulpot yan ngayong krisis? Pati inugat niya pa eh. Inugat niya na baka may ambisyon daw itong mamulitika. Eh ano ngayon? Mag-ambisyon ng lahat. Wala po tayong pakialam muna. Ang sa atin, nakakatulong ba yung tao na yan ngayon o hindi? Bakit ka mag-aksaya ng panahon para banatan yung pagkatao niya? Ako nga, sa tingin nyo ba, Aratelis ang apelido ko? Hindi ba? Hindi po yan panahon na... Ang importante, may ginagampanan ba ako ngayon? Ngayong panahon ng krisis? Ito bang ginagawa ko na to? Nakakatulong po ba? Sa tingin ko, nakakatulong ako maglinaw ng... Kasi... Panaybanat kay Pangulong Duterte. Bakit naman yung mga tao na, alam nyo, kahit nga kriminal ngayon, yung mga pogo ba na yan, saan ba nanggagaling yung pera niyan? Di ba sa mga ano yan? Sa mga sugal? Kahit nga sino ngayon, well, very welcome yung tutulong. Mga oligarchs, ang dami dyan, hindi naman malilinis yung pagkapera ng mga yan. Pero dapat ba, na hindi na natin sila katulungin? Di po ba? Yun lang naman, napakasimple. Napakasimple lang naman po. Di ba? Wala pong panahon ngayon. Hindi naman pa tumatakbo. Kahit ba tumakbo siya balang araw, eh di tsaka nyo kanain. Na kaya pala ka tumutulong dahil may... Tsaka na yun. Eh, future tense pa lang. Ang dami niya kasing nai-inspire. Bakit pinoproblema natin yung tao, yung pagkatao, at to the point na iano nyo kung ano ngayon, alam nyo, napanood ko yan, hindi nyo naman pinangangalandakan kaya ako namimigay kasi Marcos ako. Hindi, alam ko, hindi ko nga alam ang pangalan nyo nung una, tawa lang ako ng tawa eh. Yabang naman ito, pinakarga ng pinakarga yung mga sandamukal na bigas, doon ko una nakita yan eh. Eh kung wala naman palang ginagawang ang akala ko naman, ang i-expose ng mga tao na to, eto, swindler yan, ginamit, nagpakilala, nagpakabait. Kala ko ganun yung ini-expect ko eh, na nag-aksaya kayo na napakahabang panahon, na eto, ninakaw niya yan dito. Yung pala, nayayabangan kayo, na hindi totoong mayaman, na may backer lang o kung sino. Eh ano naman? Ang tanong dun, talaga ba namimigay ng bigas? O kung namimigay ng bigas, di tanggapin natin. Diyos ko, ilang ba politiko natin ang magnanakaw? Ibig ba sabihin, pag magnanakaw, hindi namin tatanggapin yan. Galing sa nakaw siguro yung bigas na yan. Hindi po panahon ngayon ng kung ano-ano. Kaya nga sabi natin eh. Si Lenny nga, hindi natin inaano, di ba? O mamaya pa pala yun. Ayun lang, tapusin po natin yung kung wala pong ginagawa, sabi niya nga, 'di ba, sa video niya, hindi naman ako kriminal, wala po akong pinatay, wala siyang krimen na ginagawa. Kung hindi niyo kayang tumulong, marami yung kaibigan daw siya, nakakarating daw siya sa mga ano, sa opisina ng mga CEO ng kung ano-ano. Ha? Pero balita ko kasama siya dahil sa dinudumog na siya ng tao dahil raw talaga. O yun yung problema. Sabi ni Click. Basta ako, sa totoo lang, lahat ng makakatulong ngayon, welcome. Yung mga artista, tumulong kayo, magbigay kayo ng million-million sa gayahin niyo yung mga K-pop. Ang point ko lang, mga kapatid, hindi to panahon ng ano. Kaya natin binabanatan ngayon kahit crisis. Kasi hindi tumitigil eh. Di ba? Hindi sila tumitigil sa... Tignan nyo nga yung commissioner. Nauna pa tayo kay... Di ba? Nauna pa tayo.
nung nabalitaan ko yun, nag-react agad ako, puta naman. Kaya lang, iba yung ano, iba yung, anong tawag dito, iba yung pagpuna ni Mayor Digong sa ano, sa ako kasi iba yung pananaw ko rin, ano, bakit palpak yung Manuelito Luna na yun. Okay, so okay na po tayo rin, ano, basta ako lahat po na nakakatulong. Baka sabihin nyo, oy, ano pala yan si Badong Aratles, hindi niya muna kinikilala kung sino-sino, basta sinusuportahan niya. Di? Ang tao, ang kailangan natin ngayon, people who inspire another people to do good to humanity. Diba? Ang kailangan po natin ngayon, yung mga na-inspire ka para ikaw ay maging mabuti sa kapwa mo. Yun yung kailangan natin ngayon. Hindi po natin kailangan ngayon yung mga taong nag-uudyok ng galit. Kasi, bakit mo kakalkalin pa yung buhay niya kung ano ngayon kung hindi siya Marcos? Yung way niya ng nakilala siya. Nakilala naman siya hindi naman sa pagiging Marcos . Nakilala siya, namimigay siya ng bigas. Yun po ang katotohanan. Diba? Namigay siya ng bigas. Ayun na. Ngayon, ibang usapin na yun kung dinudumog siya, nawawala yung social quarantine. Kakasuhan nga na NBI yun. Okay, punta na po tayo sa mga reaction po natin. reaction po natin. Oo nga, ano nga, kung napanood nyo nga, sige, magbigay muna tayo ng reaction. May mga gusto na mag-react . Kasi mamaya matatabunan yan. Mas importante itong mga kay Mayor Digong. Sige, ano yung gusto nyong react? Norman Mangusin totoong pangalan niya, tuta ni Bernard Chong. O, yun yung sinasabi, di ba? Okay, ano nga yun? Para saan? Sino si Bernard Chong? Si Bernard Chong ba ay drug pusher o drug lord? Di ba? Ano ba siya? Illegal ba yung yaman ni Bernard Chong? Palagay niyo nang tama yung sinasabi. Kasi sabi niya lang yun . Hindi naman niya napatunayan na batayan ni Bernard Chong . Sabi lang nung Coach Jared yan . Ako kasi hindi ako, hanggat hindi ko nakikita yung dokumento, panay mga sabi-sabi lang. Diba? Pinanood ko rin . Hindi po niya wala siyang patunay na bata lang yan ni Bernard Chong. Yun yung conclusion niya. Kasi hindi ko maintindihan kung ano nga kung bata siya ni Bernard Chong. Anong problema ron? Ano ba yung drug lord ba yung Bernard Chong? Para bata pala ni Bernard Chong yan. Sino si Bernard Chong? Legal ba yung negosyo niya? O kung legal pala? Kung ayaw pala lumantad, pinadadaan pala ron sa Leo Marcos. Ano masama? Bakit pinasasama natin yung mga taong nagbibigay ng inspirasyon ngayon? Yun lang naman yung point ko Bakit may galit sa puso ng tao yung nagbibigay siya ng kasiyahan? 'Di ba? Ngayon kung nagsalita na siya ng against kay Digong, ako mismo babanat sa kanya. Yun yung sinasabi ko . Ano na patunayan niya? Bata siya hindi siya tunay na mayaman, yun ba yung gusto sabihin? Pero namimigay ba siya ng bigas? Kasi magkaiba. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao kasing mukhang mahirap. Katulad niyan, hindi naman siya mukhang mayaman. Baka 'yun lang yung basehan ng Coach Jared. 'Di ba? Yun yung point ko . Baka hindi siya kasi mukhang mayaman yung Coach Jared . Hindi katulad namin, mukha kaming mga kaya nga, 'di ba? Parang bakit mabibigyan ng mali siya? Kung hindi mayaman, ang gusto niyo bang palabasin hindi siya totoong mayaman? Bakit may exclusive ba yung eto kaming mayaman, eto kaming mga alta sosyedad, kayong mga mahirap wala kayong karapatan na mamigay ng bigas? Una, hindi naman napatunayan na hindi talaga mayaman si Leo
ang dapat umaangal na gumagamit siya ng Marcos, yung mga Marcos, gigil na gigil yung mga, ano lang. E diba, yun yung point ko. Nasaktan ba yung mga Marcos? Yung mga Marcos ba, pinagbabawalan na siya na huwag na gamitin yung apelidong Marcos? Hindi ko alam kung hindi nyo kayang ganito na lang. Kung hindi nyo kayang mamigay ng bigas, huwag nyo nang siraan yung namimigay ng bigas. Diba? Magpasalamat tayo, meron namimigay ng bigas na hindi gobyerno. O, tapos sasabihin pa, i-insinuate pa, kasi tatakbo yan balang araw. Eh, ano ngayon kung tatakbo balang araw? Ibuboto ko yan. Ibuboto ko yung tao na yan kasi nakita kong tumutulong yan, hindi pa tumatakbo. Eh, di lalo na pag tumakbo yan. Ang point ko, sabihin nyo kung ano-ano sa tao na mukha. Kasi wag yung itsura. Hindi na po uso yung ano, yung mga gwapo ngayon. Ah, hindi, uso pa rin pala. Tapusin natin, no? So, meron ba siya nasabi na criminal act? Yung kasi yung hinihintay ko eh. Kung may kriminalidad dun sa panyanyari na yun, maliban dun sa sinasabi na criminal yung paggamit ng ibang pangalan. Eh si yung Jared na rin naman ang nagsabi na hindi niya naman alam kung nagpapapalit. Kasi meron ganun eh, di ba? Pwedeng magpapalit po ng pangalan ng isang tao. Si ano nga? Meta World. Sino ang pangalan nun? Meta World Peace. Si isang NBA player. Pwede kang magpapalit eh. Si Kidlat Tahimik. Yung filmmaker sa Baguio. Kidlat Tahimik ba yun? Nagpapalit siya ng pangalan. Dati Eric ang pangalan nun eh. Naging Kidlat Tahimik. Pwede po yun. Ngayon, kung hindi mo napapatunayan, kung alias niya lang naman yung Leo Francis Leo Marcos sa YouTube o sa FB, pwede po yun. Inaalaw nga yun ng YouTube tsaka FB. Bakit hindi niyo ialaw? Wag sa panahon po ngayon, hayaan lang natin. Di ba? Hindi po criminal kasi yung tumulong ngayon. Yun lang yung point ko. Nagbigay ng isang truck at hindi mo naman pala kayang magbigay ng isang truck ng bigas. Tahimik ka lang. Di ba? Kulang ako, hindi ko kaya eh. Support na lang ako ron. Oh, swerte kayo, nabigyan kayo niyan. Ganun lang. Hindi ako nangangampanya sa kanya o ano. Ano ngayon kung tatakbong politika? Naghukay pa ng mga... yan daw ay na ano ang tawag doon, na disqualify. Ano ngayon? Ang disqualification naman niya hindi naman dahil sa criminal act. Ang disqualification niya na sinasabi ng Coach Jared ay sa pamamagitan ng, 'di ba? Kulang pa yung edad, 31 lang yata siya noon, 35 bago ka maging senador. Kaya winawarningan kayo na pwede raw gamitin sa politika. Ano? Okay, punta na tayo sa ating topic. O baka meron pa kayong gusto sabihin. Binabasa ko po eh. Yan ang hirap sa ating mga Pinoy, tumitingin sa itsura. Kapag pogi o maganda, tingin mabuting tao. Parang sinabi nyo na hindi pogi yun si, ano, si Leo Marcos. Okay, yan hirap sabi ni Bal Embing. Mas okay na si Francis Leon, nakakatulong kaysa mga politikong nagnanakaw, hindi pa na sumutulong. Kala ko maintindihan nila ang pagtulong kapwa nila, tao ngayon sisiraan pa nila. Ayan. Si Coach Jared, mali ang pananaw niya kay Leo Marcos, masyado niya hinusgahan. Judgmental na masyado, palaki kasi tayo ng mainstream kaya na maging matapobre na rin tayo. Oo nga eh, di ba? Parang bawal, alam nyo, hindi naman nila kayang patunayan na hindi niya pera yung pinamumudmud niya. Wala naman nakakapagpatunay. Ang mula sa mga grabe, tinawa, alam nyo, ano ko, may pagkaano ko sa mga nagpapakitang yung na alta sa syudad kami tapos nang aapi ng mga mukhang hindi ma,
Kasi yun yung naano ko sa kanya eh. Doon ako naasar doon sa Jared. Wala akong pakailam dyan kung ano man siya. Ang point ko, ang nakakaasar kasi yun, tumawag ako sa kaibigan ko, mga Rualdez, kaibigan ko yan. Eh ano ngayon? Parang, may mga CEO ko na pupuntahan, hindi totoo yung sinasabi niya na opisina, ganun. Parang, tinataka mo ba kami na ikaw ay maraming kaibigan na CEO na malalaking kumpanya? Eh, wag ganun. Tapos sisiraan mo, porket ikaw. Kasi yung kutis eh, di ba? Nakita niyo yung kutis nung Jared? Tsaka kutis nitong ano. Baka sa isip niya, mukha pa akong mas mayaman dito. Bakit siya namimigay? Mamigay ka rin, iko-cover ka namin, babatiin ka namin, Coach Jared. Mamigay ka rin ng mga bigas-bigas. Yan. Para bago ka makipag-compete dun sa mga taong tumutulong sa mga Pilipino. Kasi tayo, mga vlogger, satsatan lang tayo eh, di ba? Yung natulong natin. Huwag mo lang punahin yung mga tumutulong talaga ng totoo. Unless, nang lumabas sa yung investigative reporting, ay may kriminal siyang ginagawa at yun, pwede yun. Eh, ako mismo, babanatan siya, di ba? O kaya, ginagamit niya to, magpapabango siya, tapos babanatan niya si Digong. Yun ang hindi niya dapat gawin. Isa lesson learned sa mga Pilipino, ang boto, importante yung mga bumoto sa dalawa, nasa na sila. May appeal naman si Leo, hindi lang artistahin. Yan. Parang mga, ano yan eh, kahilera lang natin yung mga... So sana, Coach Jared, ano ka rin, kasi marami nasasaktan eh. Diba? Wag yung pagyayabang mo lang pala na may mga kakilala ka sa mga matataas na tao. Eh ano ngayon kung wala kaming kakilala? Diba? Ang kakilala lang namin, yun lang. Yung mga gustong tumulong. Okay? O, punta na tayo po. Okay na ba? Meron pa may appeal sa lesson? Kung Jared Vlogger, kung hiram na sasakyan niya? O yung pa, no? Yung hiram na sasakyan? Ngayon kung hiram na sasakyan? Paano nyo napatunayan na hiram yung sasakyan? Meron bang rehistro? Kasi, ito raw ang ibig sabihin niya kay Glenn Chung. Ang kakilala niya sa Glenn Chung. Sino ba sa Glenn Chung? Di rin namin kilala. Kung alimbawa, kung yun yung gusto niyang palabasin ba na ito lahat, yung namumudmud na to sa Glenn Chung, ayaw niya lang magpakilala. O di good. Diba? Ginamit si Leo Francis para sa ganun paraan. Mabuti ang naging layunin. Kung kunwari, criminal act na, yun doon kami magre-react. Okay?